Yo, welcome back to my YouTube channel. This is Panda Moto PH. So today, sa mga nag-request kung paano ko dito ginawa itong ating side mirror, yan, modified na siya. So yan, ituturo ko ngayon itong araw na to. As you can see, standard pa rin yung ating side mirror. Ito yung stock natin, yung stem lang yung naiba. So yan, let's start. So ang mga tools na kailangan natin is syempre itong ating side mirror. Ito yung modified natin. So tatanggalin natin ito kasi hindi siya pasok sa standard. Yan. So ang pasok na standard kasi is kailangan kasi lapad siya ng ating palad. Yan, di ba? Ang liit niya. Ito yung standard size natin. Ito yung sa Yamaha talaga. Yan. Kita niyo naman yung size. Yan. Di ba? Ang layo. Sobrang liit nito. Ito. Kasha isang palad. Yan. So ito yung stock ng Yamaha ko. Pinalas ko muna para ma-demo sa inyo kung paano ko siya gagawin. So yan. Tsaka ito kasi may ano, pangit siya tignan kasi may grado. Yung parang ang lapit niya pero ang layo pala. So yan, kakalasin muna natin to. Kasi ito yung bubutasan natin. So para mabutas natin yan, kailangan natin ng drill. Kung wala kayong drill, pwede naman nyo pabutas sa, sa mga shop. Ayan. Pwede nyo siya pabutas. So, tapos, ito nga pala. Ito kasi yung dati kong stem. Ito. So, yan. Nakita nyo, pinutol ko na siya. Sa shop ko lang kasi siya pinaputol din. Yan. Kaya di ko na naman mapapakita sa inyo. So, exactly, ano siya? 2 inches yung size dapat. 2 inches dapat yung size ng kanyang putol simula sa taas hanggang sa baba. Yan, 2 inches. Yan. So yan, start na natin siyang butasan. Ito. So kakalasin ko muna 'to, syempre. So ito nga pala, mga kapanda, ano, nabili ko siya sa Shopee, 350 pesos itong LTC na ano na side mirror. Eh nahirapan kasi ako ngayon dito tumingin-tingin eh. Tsaka ano, alit talaga ng side mirror niya. Kaya ang ginawa ko, since may stock pa naman ako, minodified ko na lang siya. So yan, nakalas na natin. So ito, tapos naman, ito na yung bubutasin natin para magkasya siya dito sa ating yung joint ng stock ng side mirror natin. So as you can see, hindi siya kasya. So yan. Hindi siya kasya, di ba? So compare natin sa stock natin. Ito. Ito yung stock, pinagputulan. So tignan nyo kung gaano siya kalaki yung nabawas. Pero pasok pa rin yung standard ng ano, side mirror natin. Since stock pa rin yung ginamit natin. So yan. Para iwas bunggula rin sa ano, sa mga side mirror ng kotse. Yan. Di ba? Kalahati yung nasave natin. So yan, butasan natin. So dito sa drill ko, meron tayong size 9. So kung may mas malaki siguro kayo dito, ito lang kasi yung stock ko eh. Siguro mga size 12, yun, mas okay yun. So ito, tatansyay lang natin kung gaano siya kalaki. Kaya lang medyo mahirap dito eh. Kabit natin para sa business. So ito na mga kapanda, ating finished product. Ayan, nabutasan ko na siya. Medyo matagal kasi yung video kaya kinat ko na. Ang hirap na ano, butasin. Masyado matigas. Tapos ito na, kakabit na natin. So make sure mga kapanda na ano, hindi siya maluwag. Ito pag kinabit natin, kasi kapag maluwag, useless yung ginawa natin. Gaganong-ganon siya. Maglulus siya. So kailangan medyo masikip siya ng onti. Tapos papokpokin na lang natin to para maipasok natin. Papasok. So yan, ganun ang gagawin natin. T-
Tapos ito na mga kapanda, ilulubog natin siya dito. So tips lang mga kapanda, dandahanin niyo lang yung pagpokpok kasi pag naputol to, ito. Itong pinakabilog niya. GG. Hindi na may kakabit yan. Kasi dati naputulan na lang ng ganti yung unang gawa ko. Medyo napalakas yung pokpok, yung naputol. So yan, kailangan be careful lang sa pagpok nito. Pagpokpok nito, dahan-dahan lang. So yan, start natin. So yun mga kapanda, na ilubog na natin siya ito. So make sure lang na hindi siya naiikot. Yan. Para pag kinabit natin yung ating side mirror dito, hindi siya nagaganon-ganon. So yan, basic lang naman siya ikabit. Yan, pinukpukon siya papasok. So ngayon, ikakabit na natin yung ating side mirror. So yun mga kapanda, ganun lang kasimple mag-modify ng ating side mirror na pasok sa standard. At syempre, kung bago pa lang sa channel ko at kayo napadaan, don't forget to click the subscribe button and the bell button para like yung updated sa mga susunod ko pang vlog. So yun mga kapanda, ride safe always and God bless. Thank you for watching.